San Juan, Maria Aurora Aurora upang makapanayam ang founder ng Samahan ng Democratic and Republican Guardians Philippines Incorporated. Sobra akong excited. Yes. Very, very exciting yung episode natin. Yes. Special episode kasi. Yes. Ni mga elders na sa likuran namin na siyang gumagabay sa amin para turuan tayo para maipahayag ang tunay na mga impormasyon. Dahil ang mga impormasyon inyong maririnig dito ay sa inyong lahat. Ito po si Lovely Rivero and welcome to a very special episode of Pub TV. At dahil napaka-special ng ating episode ngayon, dumayo pa kami sa kalayuan ng lugar na ito. Nandito po kami ngayon sa San Juan, Maria Aurora Aurora upang makapanayam ang founder ng Samahan ng Democratic and Republican Guardians Philippines Incorporated na walang iba kundi si Noble Gilbert Senday Langres, apasyon ng 33rd anibersaryo ng 1987 Philippine Constitution. At para samahan po tayo sa ating episode na ito, let's all welcome Miss Michelle Defensor. Hi Michelle! Hi Lovely! Thank you so much for being with us. Oh, welcome din kita. Thank you then for inviting me. At talaga namang ang ganda ng simoy ng hangin mo. Ito, yeah, no? Nandito natin tayo sa may Sierra Madre ata. Ito malapit na. Parang malapit na. Oo. So, kamusta naman ang biyahe? Ay, well, okay naman actually. Yeah. Surprisingly, feeling ko ang layo nito. Pero napaka-smooth nung biyahe natin. Correct. Praise God. Thank yes. God. Same and time. Ikaw, fresh ka ha? Kahit na malayo ang biyahe. Parang ikaw lang. Ay, yeah. Mana-mana lang. Ganon. Pero hindi. Ito, Michelle. Yes. Oo. Ready ka na ba sa ating matutuklasan mamaya? Kasi balita ko, may lihim na ibubunyag si Noble. Yes. Sobra akong excited. Yes. Very, very exciting yung episode natin. Yes. Special episode kasi. Yes. At ang sabi nga nila, ito daw bunyag na to ay hindi lang para sa ilang tao, kundi para sa buong Pilipinas. At buong mundo. Yes. Oh, diba? So napakatalagang pinalo ata ang mga issues natin na ngayon, mga coronavirus at taal sa laki ng pasabog na ito. No? Totoo yan. So tingnan po natin at you know, nasa kanila na po ang paghuhusga kung ano po ang tingin nila sa ating matutunghayan na lihim. No? Ibibigay po namin sa inyo ang paghuhusga kung ano po ang tingin nyo tungkol dito. Yes. Diba? So at tabayanan po ninyo. Mm-hmm. Ito po, maya-maya lang. At alam nyo, namimiss ko si mga kasama natin, ano? At kaya, bagamat, yes. Bagamat wala sila dito, di ba? Paano nandito na rin sila in spirit? Makikicelebrate yes. sila sa ating pinuntahan ditong special episode. Yung yes. ng anniversary ng Constitution. Kaya sa ngala ni William Tio at ni Jiki Lee. Ito po si Michelle Defensor at Lovely Rivero para sa Puntos Action Balita. Para sa ating punto segment, mm-hmm. no? Pag-usapan nga natin yung ating mahiwagang guest ba ito? Oo, actually, grabe. Pwede mong tawagin gano'n, ano? Mahiwaga in the sense na kasi hindi ordinaryo tong ginagawa niya, no? Correct, napakahirap nga actually. Yeah, it's, diba? Sabi nga niya, it's a calling, no? It's a calling. Na from the insurance industry, na simpleng mamamayan, pamilyadong tao. Totoo yan. Parang tinawag siya, you know, to lead this special group for this special cause. So, ito ay may spiritual din eh. Yung aspekto. Yes. Kasi hindi ito gagawin kung hindi siya called to it. Kumbaga, yes, to yes, whatever it is that he is doing. No? Oo. And ang maganda nga dito na sinasabi niya is that hindi ito pang sarili lamang, kundi yes. para sa marami talaga, maraming taong makikinabang. So, it's actually a very, very long journey for mm-hmm. him. At talagang pinag-aralan po na ito mm-hmm. para masabi niya sa taong bayan. Yes, totoo yan. And you know, whatever it is, no, kung syempre, both sides yan. Merong mga naniniwala, merong hindi. Pero ang maganda lang po talaga is yung kanyang perseverance. Yes. At yung talagang paniniwala niya na gusto niya talagang ihayag ang mensaheng
ito para sa sambayanan. Ano? So, if only for that, talagang puntos na puntos ito. Yes, ano? Kaya bibigyan natin siya ng pagkakataon. Yes, kaya mga kaibigan, pakinggan po natin ang buong pahayag ni Noble Gilbert Sendai Langres. Siguro na batid at natukoy na araw na ito ang matagal nating pinakaantay sapagkat ika-33 na taon na ang ating isinusulong bilang mga membro ng Democratic and Republican Guardians Philippines na ang ating layunin, which is to fully support the full implementation of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Yan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon at ipagdiwang ang ika-33 na taon anibersaryo ng ating saligang batas, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Palakpakan natin lahat yan. At bago ako mag-start, nice kong ipakilala sa inyo ang ating butihing direktor ng Puntos Action Balita na no other than Ms. Derek Jeannie E. Villarico na siyang sumuporto sa atin para mag-cover tayo ngayon sa araw na ito at mayroon siyang mensahe na ipagkaloob sa atin sa araw na ito. Palakpakan po natin. Ang saklo po dito, hindi lamang Pilipinas dito, kundi ang may apat na sulok ng daigdig. Kaya dito, buksan natin ang ating mga puso at isipan. Lalo na sa mga baguhan natin ng mga opisyos dyan mula sa iba't ibang rehiyon ng bansang Pilipinas. Ang araw na ito ay kinakailangan may parating natin ang ating mensahe sa lahat na nag-edad 18 patas bilang mamamayang Pilipino. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na maintindihan at maunawaan ano po ba talaga ang ating tunay na kalagayan o katayuan natin bilang mamamayang Pilipino. Dahil ang Saraolo may ospital. Pero ang tanga, meron ba? Okay, tama. Kaya magpasalamat tayo, Saraulo pala tayo. Dahil ang mga Saraulo ito, bit-bit ang tunay na saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan natin. Kaya, imbis na mag-alit kayo sa kanila, pasalamatan pa natin sila. Dahil naging Saraulo tayo. Tama po ba yun? Kinutya, inapi, pasalamatan natin sila. Dahil hindi na magtatagal, ang Diyos ay kasama na natin. Natatanaw ang ating mga ginagawa sa buhay. Wala tayong maililihim sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ano man ang iyong ginagawa, kung ito'y nakakabuti sa kapwa, ipagpatuloy mo. Pero pagka sumama ka bilang kasuskuwer, nakipag-chismis ang kalak, huminto ka na rin. Walang lunas ang chismis. Kaya kinakailangan dito, imbes na makipag-chismis ka, ipaalam mo. Huwag kang mahiya. Ipaalam mo na narito na ang lunas sa kahirapan na kailangan natin ano? Pagkakaisahan. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Noon pang Pebrero 2, 1987, na hanggang sa kasalukuyan, masakit mang tanggapin, ngunit ito ang katotohanan. Sapagkat hindi pa naipatupad ang ating konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na siyang dapat mamanahin ng bawat
noon pang February 1987, malaya na ang bawat mamamayang Pilipino. Saan? Sa kahirapan. Sapagkat nakasaad sa Article 2, Declaration of Principles and State Policies, Section 9. The state shall promote a just and dynamic social order that to ensure the prosperity and independence of the nations and free the people from poverty and to have a standard of living and quality of life for all. Ano ibig sabihin ito? Dapat mapalaya na ang sampalansan ka hirapan at mamuhay na ano? Masagana. O magkaroon ng standard of living. Ano yung ibig sabihin ng standard of living? Ha? Wala na dapat tayong obligasyon. Katulad halimbawa, tubig, kuryente, pabahay. Meron na po ba tayong libreng bahay? May libre na po ba tayong kuryente? May libre na po ba tayong patubig? Meron o wala? Wala. Pero, malinaw na nakasaad sa ating batas, malaya na ang bawat mamamayang Pilipino. Nakasaad. Malaya na ang mamamayang Pilipino. Saan? Kahirapan. At mamuhay dapat ng isang malaya. Ano? Mamamayang. Ang tanong, naipatukad na po ba? Yan. Kaya ang programang ito, kinakailangan may parating mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lamang Visayas at Mindanao ang Luzon. Sapagkat ang concern dito, buong mundo, nakasalalay ang konstitusyon ito. Malinaw na nakasaad sa Article 2, Declarations of Principles and State Policies, Section 2, that the Philippines renounces war. Take note, renounces war as an instrument of a national policy, adopts generally accepted principles of international law. Take note, international law as part of the law of the land. Law of the land. And adheres to the policy of peace, freedom, equality, cooperation, and amity with all nations. So ayan Michelle, no, narinig na nga natin yung isang pahayag niya, ni Noble. And talagang pasabog talaga. Pasabog at binidibdib niya talaga ito at talagang siniseryoso niya. Yes. Kaya yung effort niya talaga kahanga-hanga din naman. Totoo diba? Naman, talagang nakita mo talaga yung passion niya, no, tungkol sa kanyang paniniwala at dun sa kanyang gustong maiparating sa buong bayan. Totoo yan. At talaga, at ang maganda doon, hindi lang sa salita dahil may aksyon. Right. Diba? Yung aksyon niya ay kung saan-saan community siya pumupunta. Right. Dinilibot niya ang buong Pilipinas para ipahayag itong mensahe niya. No? Tapos sa pag-aralan pa niya, napansin mo, ang talaga, galing. Grabe, memoryado niya yung buong constitution. Right. Pati nga yung Bible. He's very, very familiar with the Bible. So, talaga, whether Tagalog o Filipino or English. No? Pinaghandaan niya, no? Kaya nga, yun yung commitment niya dun sa cause niya, hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, talagang sa aksyon, sa gawa. Mm-hmm. Diba? Inikot niya na yan. Mm-hmm. Talagang, siya lang, ha? Ang pangis at dugo niya, talagang inayos niya yan lahat, no? Totoo. At hindi lang ilang taon ang kanyang iginugol dito. I think isang dekada na or more ng kanyang buhay, di ba? So, ayan mga kaibigan, patuloy pa nating pakinggan ang mensahe ni Noble Gilbert. Isang makasaysayang araw, sapagkat umabot na ng ikaw, 33 taon ang ating konstitusyon mula noong February 2, 1987, na ito ay binutuhan ng mamamayang Pilipino sa pamagitan ng National Referendum or plebiscito, yes or
binutuhan po ito ng mamamayang Pilipino. For more than 70 million yes votes against 5 million no votes. Sa Makatwid, naging batas na po ito noon pang Pebrero 2, 1987, na hanggang sa kasalukuyan, masakit mang tanggapin, ngunit ito ang katotohanan. The Principles and State Policies, Section 9. The state shall promote a just and dynamic social order that to ensure the prosperity and independence of the nations and free the people from poverty and to have a standard of living and quality of life for all. Ano ang ibig sabihin ito? Dapat mapalaya na ang pinansan, kahirapan, at mamuhay na ano? Masagana. O magkaroon ng standard of living. Ano yung ibig sabihin ng standard of living? Kahirapan at mamuhay dapat ng isang malayang ano, mamamayan. Ang tanong, naipatawad na po ba? Yan. Kaya ang programang ito, kinakailangan may parating mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lamang Visayas at Mindanao ang Luzon, sapagkat ang concern dito, buong mundo nakasalalay ang konstitusyon ito. Malinaw na nakasaad sa ating ito, Declarations of Principles and State Policies, Section 2, that the Philippines renounces war. Take note, renounces war as an instrument of a national policy, adopts generally accepted principles of international law. Dito, anuman ang sekta o relihiyon meron tayo, Pilipino tayo, nanumpa na maging masunurin saan? Batas. Tama po ba yun? Islam ka man, Kristiyano ka man, Buddhist ka man, Hindu ka man, ano man ang reliyon meron tayo, ikaw ay Pilipino, nanumpa tayong masunurin saan? Sa batas. Ngunit, ito ang pinakamasakit. Dahil itong mga Pilipinong nanumpa na masunurin sa batas, tanungin mo, alam mo ba ang batas na sinumpaan mong sundin? Yan ang malaking problema. Yan ang tinatawag na biktima sa akal. Ayong mga ginamit na mga miyembro ng Democratic and Republican Guard, magpasalamat tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ginamit tayo bilang instrumento o kasangkapan upang iparating sa ating mga kababayan na sa kabila ng kahirapan sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, meron pa pala tayong ano? Pag-asa na hindi mawawala, sapagkat ang founder ng Democratic and Republican Guardians Philippines ay narito na upang itatanggol ang salitang batas ng Republika ng Pilipinas kasama ang Constitutional Secures at iparating sa may apat na sulok ng kung ano, sino tayong mga Pilipino na merong kasabihan, ako ay Pilipino, taas mo kahit kanino, ako ay Pilipino, dugong dugong maharlika. Ano sa ibig sabihin ng dugong maharlika? Ano ibig sabihin ng maharlika? Ha?
kita ninyo? Meron po bang malayo sa utang? Oh, nakita ninyo? Pero tayo yung dugo, ano? Maharlika, ang kasaysayan ng bansang Pilipinas ay kailangan na panahon na para ay maibunyag ito. Bago pa tayo tinawag ng mga Pilipino, tayo'y tinawag na ano? Maharlika, no? May sarili na tayong kultura ang bansang Pilipinas. Kaya kinakailangan panahon na alamin at magkalam ang bagong mamamayang Pilipino. Bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong pagkakaisa? Dinig-dinig na po ba tayo ang ating panalangin? Nadinig na po ba ang ating panalangin? Na nariyan na ang mga digmaan? Nandyan ang kalamidad? Dinig na po ba ang ating panalangin? Bagus, lalo tayong ano? Pinahirapan. Dahil ang inang kalikasan, nagagalit na sa atin. Bakit? Ayan, tingnan mo ang kamundukan, kalbo na. Sa sobrang hirap, gutom na inabot ng mga Pilipino, pinutol ang mga punong kahoy. Bakit? Ginawang ano? Uling. Pambiling ano? Pagkain. Maubos itong mga puno. Kaya nga, climate change is already here. Andito na ang tinatawag nating global warming. Painit na ng painit ang mundo natin. Dahil ang mundo na ating kinagalawan, ang kabundukan, kalbo na. Tama o mali? Oh. Pantay-pantay at palayain na ang mga ito sa kahirapan. May magpuputol pa ba ng kahoy para gawing uling? Meron pa? At ang nakalaan, take note, ito ay marahil sabihin, totoo kaya yung sinasabi ni ng founder nila? Libre ang pabahay, libre ang patubig, libre ang ilaw, plus may 1 milyon taon-taon na nakalaan. Edad, 18 years old, patas. Hindi pa ba tayo lalaya? Hindi kaya natin maramdaman ang kaginawaan sa buhay kung ang mamamayang Pilipino tatanggap ng 1 milyon? May maghihirap pa ba? Bueno, kung hindi pa kayo nahihirapan, di huwag muna kayo makiisa. Diyan lang muna kayo. Magtanim muna kayo ng kamuting kahoy. Pagdating ng lindol, gutom abuti natin. Nga nga, pare-pareho tayo nakanana. Tama o mali? Oh. Kung hindi pa kayo nakaramdam ng hirap, oh, diyan lang muna kayo. Pero itong mga consular rescuers, hindi ito titigil. Para ipaalam sa sambay ng Pilipino. Kaya, sino sa inyo ang sumusukuna na ako sa rescuers? Taas ang kamay. Sukuna. Surrender na. Kasi natutulog na yung iba, kaya sukuna. Taas ang kamay ang hindi pa sumusuko. Taas ang kamay. Palaban pa ba kayo? Lalaban pa ba kayo? Sa kabila ng pahirap na dinadanas natin sa area, sa kabila ng pag-uusig nila sa atin, na sinasabihan pa kayo ng mga siraulo, lalaman pa ba kayo? Hayaan na lang ninyo, natatawagin tayong siraulo. Di bali na siraulo, wag lang tanga. Ano pa ba hinihingi natin tulong sa Diyos na makapangyarihan na magkaroon ng hostisya, ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, pag-ibig, at kapayapaan? Ang tanong, naipagkaloob na po ba sa atin ang tulong na hinihingi natin? O tanongin ko kayo, kayong mga nagsusulong ng saligang batas, sa inyong paglalaya, nakita na po ba natin ang kalayaan? Nabaon pa sa utang ang mga Pilipino? O, kita ninyo? Kaya, this is our last chance. Ito na
kayong tumigil. Iparating sa ating mga kababayan, magkaisa na tayo. Tama na ang hidwaan. Tama na ang bayan. Sapagkat ang dilobyo ay parating na sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Naghanda na po ba tayo? Handa na po ba ang mga Pilipino? Sa dilobyo na yan ang darating? Handa na po ba ang Pilipino? Entonces, ni isa, wala pang nakahanda. Mula sa national, tanungin mo, nakahanda na po ba ang Pilipino? Hindi pa. Pagguho ng mga lupa, pagwasak ng mga building na yan. Handa na po ba tayo? Hintayin pa ba natin yon? Bago tayo magkakaisa? Hintayin pa ba natin na hintayin pa ba natin ang pagkakataong yun, bumitak na ang lupang ating dinadanan na hindi na tayo makakadaan pa? O, tapusin na ang hidwaan. Tapusin na ang bangayan. Religion! Especially sa mga religious organizations. Wala tayong magagawa kung kanya-kanya tayo. Oo, tama lahat ito. Wala naman nagsasabing reliyon na mali. Puro katotohanan po yan lahat. Ngunit, sa kabila ng katotohanan na inyong ginagalaman, bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong pagkakaisa? Dinig-dinig na po ba tayo ang ating panalangin? Nadinig na po ba ang ating panalangin? Nanariyan na ang mga digmaan? Nandyan ang kalamidad? Dinig na po ba ang ating panalangin? Bagus, lalo tayong ano, pinahirapan. Dahil ang inang kalikasan, nagagalit na sa atin. Bakit? Ayan, tingnan mo ang kamundukan, kalbo na. Michelle. Nako, game. Meron akong balita. Para sa ating balita portion. Kasi ito daw headquarters nila Noble Gilbert at ng kanyang organisasyon. Yes. Oo. Ay tinatawag nilang Lighthouse. And bakit tamo? 'Di ba narinig mo? Yes. Sige, kwento mo sa kanila bakit yung Lighthouse. Ni Noble Gilbert na sa gabi ba? Parang siya ka matigim na, no? Mm-hmm. May biglang liwanag na makikita dito na yes. Uy, medyo grabe, medyo baka pag ako tumakbo ko. Pero kasi nga siya daw yung chosen one para magbalita nitong magandang balita, diba? Right. At para magsulong nitong sinasabi nga niyang bihim, no, na napapaloob sa Constitution. Kung kaya siguro yun na nga yung pagpapakita sa kanya. Para simbolo. Yan, na siya ay chosen at enlightened siya, diba? Right. At sabi nga niya, diba, hindi daw tayo lang ang nag-i-exist sa ating realm. Kumbaga, meron mga elemento. Meron siyang term na elemento or mga encantado. May iba encantado yung pagkakasabi niya. Yeah. Right. I mean, you know, I'm sure, diba, dun sa mga nakakapanood, very natural naman na yung ibang tao is skeptical, diba? Which is, you know, we respect all views and opinions po. Ito po ay pagpapahayag lamang kung ano po ang, you know, ang sinabi ni Noble. At of course, ang nagaganap po dito. Yes. At kung ano po yung sinusulong ng kanyang organization po. So, ayan po, ano, pakinggan pa rin natin. Patuloy pa natin pakinggan para sa ganun, maging bukas din ang ating isipan. Kasi it's always better to be bawal ang judgment. Bawal mag-angusga. Mas magandang pakinggan lahat ng panig. Diba? Tapos, kayo na po ang gumawa. Yeah, kayo na po ang gumawa ng inyong opinion kung ano po ang tingin nyo ikaw sa bagay na ito. Para po na sinabi namin sa inyo, nandito po kami ngayon sa pagtitipon-tipon ng Democratic and Republican Guardians Philippines Incorporated.
dahil po sa kanilang anibersaryo po na pinagdiriwang na mamaya po ay maririnig po natin mismo ang kanilang noble para po ikwento kung ano po ba ang napakahalagang okasyon na ito. At bago yan, of course, papakilala po natin sila si Noble Gilbert. Hi, Noble Gilbert. Hello po, magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang buhay po. Maraming salamat po. Alala ko yung pagbati nyo talagang po. Magandang buhay. Tama po, tama. Yan ang pagbati ni Noble Gilbert. Opo, opo. Gilbert, ayun po, Ron, dito po ating mga pwede niyo po bang sabihin ko ito yung tiwa natin ngayong araw na ito at ano po ang mensahe po natin sa mga manonood? Actually, ganito po yan na Madam Lovely, Madam Michelle. Ang araw na ito ay ipinagdiriwang ng aming samahan ng Democratic and Republican Guardians Philippines sa aking leadership bilang founder ng samahang ito, ng Guardians na ito. Dahil ang aming isinusulong ay ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Itong aming purpose, it is to fully support the full implementation of the 1987 Philippine Constitution of the Republic of the Philippines. At ang araw na ito ay pumalo na ng ika-33 taon ang ating konstitusyon na dapat mabatid at matukoy ng bawat mamamayang Pilipino. Lahat na nag-edad 18 years old pataas. Hindi lamang itong samahan dito dapat ang magdiwang, kundi lahat ng mamamayang Pilipino. Kasi Pilipino tayo eh. Meron tayong konstitusyon na dapat nating ipagdiwang. Dahil dito sa konstitusyon, kung wala ang konstitusyon, wala tayo. Ba't hindi natin ito pagdiwa? Diba? So dapat ito, hindi lang ang samahan ito ang magdiwang, kundi lahat ng mamamayang Pilipino sa bansang Pilipinas ay dapat ipagdiriwang ang araw na ito bilang sa araw na ito naganap ang isang tinatawag na ratifikasyon na siyang pumalit na sa lahat ng mga naunang konstitusyon. Sinabi niyo po na may lihim. Ano po ba yung lihim na mabubunyag sa araw na ito? At ano po ba ang relevance nyo sa sambayan ng Pilipinas? Ang lihim na tinutukoy ko dahil ang bawat mamamayang Pilipino ay bulag pa. Bagamat may mga mata, ngunit wala pang nakikita. Sapagkat hindi pa lumulutang ang tunay na konstitusyon. Ang lihim na ito, kinakailangan maibunyag ang konstitusyon. Dahil ang may lihim, ang batas. Dahil nakalagay sa ating saligang batas, ang lunas, ang lahat pala ng mga mayang Pilipino ay palayain na sa kahirapan. Yun ang isa sa mga lihim. At ang mga lihim na ito, dokumentado. Kaya nga ang aming panawagan na makarating ito sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ang mga dokumento po ay nasa inyo? Yes, meron po kaming kopya. Actually, meron po kaming isa sa mga... Yes. May mga elders po kami na nasa likod namin na tinawag po itong the Davisdab, Henry Morris, Judge Pihau Henry Morris Davisdab, na siya ay andyan lang sa isang tabi para suportahan ang ating pinaglalaban. Ang kailangan lamang makapag-usap kami ng ating mahal na Pangulo personally. Para ito'y lihim eh, na dapat maibunyag sa Pangulo ng Pilipinas. Dahil siya ang may karapatan o may kapangyarihan para mabuksan ang datos kung ano po ba ang mga lihim na ito. So ang ibig na pong sabihin, ito po ay ipanawagan nyo rin sa ating yes. mahal na presidente yes. para po kasama po sa inyo. Tama. So, po. At ay doon nyo po ilalantad sa kanila ang mga dokumento at kung ano man yung halaga po pinsinusulong ng inyo. Tama po. Correct po kayo dyan. Okay. So, nagtataka lang din po ako, how do you actually deal with criticisms, no? Kasi syempre, maraming iba't ibang pani, gano'n, na may pagbabalik. Tama po. Dami po yung mga miyembro na naniniwala. Pero syempre, hindi rin natin maalis. Pero hindi naman hindi, di ba, Ms. Michelle, na syempre parang, you know, hindi naman lahat makukumbinsin ninyo. Paano nyo po ina-address ang mga ganito? Kaya nga po, ang lahat kasi ay biktima lamang. Sa akala, uulitin ko, ang lahat ay biktima lamang sa puro akala. At ang akalang ito ang naglugmok sa atin sa kahirapan at kawalang batas. Kaya itong mga nagsasabi ng mga kritiko, normal lang yan eh. Tanda natin, hindi aandar ang isang sasakyan kung walang negatibo. Kaya kailangan magkasama yan ang positibo at negatibo. Ganun pa man, itong mga kumukontra, ano lang yan, kumbaga kabahagi yan, that is only a pleasure of God. Ang Diyos naman ang nagpangyari sa lahat ng bagay. Ngunit ito yan,
Ito kasi isang pagkakataon ito, tama po, na para maiparating sa lahat ng mamamayang Pilipino, para tayo magkaisa at magbuklod. Dahil ang concern dito, para mabuksan ang kayamanan, peoples of the Philippines. Ang lihim nito, kinakailangan magkaisa na ang sabay ng Pilipino. Dahil pag hindi magkaisa ang sabay ng Pilipino, ang kayamanan hindi may labas. Magkano po ba ang kayamanan ito? Actually, ang initial po, ha, initial naman po ito, mahigit 100 trillion pesos. Na ito ay matagal na naka-imprinta. Panahon pa ito ni Ferdinand Marcos. From 1973 to 1983, inimprinta na niya ang bagong lipunan. Ito yung lihim na sinasabi ko, na hindi pinaalam sa taong bayan. Isipin mo, ha, for how many years na ang mamayang Pilipino nagugutom na. Di ba? Pero nandyan ang kayamanan na katago sa Central Bank of the Philippines na dapat ibahagi sa bawat mamamayang Pilipino. Dahil ang tagapagmana niyan ay ang sambayan ng Pilipino. Paano niyo po, Noel Gilbert, nakuha po yung gantong mensahe at informasyon? Ito ay isa sa... uulitin ko, meron po kami mga elders na sa likuran namin na siyang gumagabay sa amin para turuan tayo, para maipahayag ang tunay na mga informasyon. Dahil ang mga informasyon inyong maririnig dito ay para mamulat, magkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino kasi, pag sinabi ito po yung batas, oo lang naman ang oo. Pero ang tanong, alam mo po ba yung batas na pinapasunod sa iyo? Meron po tayong 1987 Philippine Constitution na dapat natin alamin na sinumpaan ng bawat mamamayang Pilipino. Uulitin ko, ang kayamanan ay nakahanda na para sa sabay ng Pilipino. Ang tanong, handa na po ba ang sabay ng Pilipino? Sigurado naman akong handang-handa na rin, di ba? Lalabas ka. Okay, pero Noble, ganito po. Siyempre, yan ang pinaglalapan nyo, yan ang isinusulong mo. Bilang panghuling tanong po, paano po kung halimbawa, siyempre kung makikinig po ang ating pangulo, ang gobyerno, wala akong problema dahil makukuha nyo po kung ano po yung pinaglalapan nyo. Paano po kung hindi? Ano po ba ang susunod na hakbang? Ano po ang next step in case na sila man natingin binigo sa inyong panahon? Kaya nga, uulitin ko. Dinadaan natin ito sa tatawag na tamang proseso, sa maayos na proseso. Ngunit, ang aming samahan ng Democratic and Republican Guardians Philippines ay patuloy ito na naglalakbay, patuloy itong naghahayag sa bawat bayan na aming mga pinagmulan. Upang sa ganun, ipamulat sa bawat mamayang Pilipino na mayroon pala tayong mamanahin. Hanggang kailan tayo maging ganito? Hanggang kailan tayo maging bulag-bulagan? Bagamat ang ating kalagayan hirap na, pero ito ang masasabi ko. Kung talagang hindi ito pakinggan mula sa ating national down to local, ito lang ang aking masasabi. Magaganap ang people's power. Wow, so you heard it straight from... Yes, magaganap ang people's power. Magaganap ang people's power. Pagka hindi ito, bigyan ng pansit. Bakit? Nagbigay na kami ng mga notices eh. Nagbigay na kami ng mga letters of information on ending poverty. Including doon sa mga pundok na saan ito nagmula. Ang kailangan lang buksan ang datos. Kailangan bigyan kami ng pansin ang aming panawagan. O kung hindi nyo kami ito pansinin, saan kami patutungo? Kung kailangan ba namin isarado itong buhatin itong malakanyang ito, itaob namin yan. O, ibig sabihin, ano yan, yung bagan, nandun na yun sa tinatawag na punto na talagang wala nang makikinig. Pero alam ko, napakabait ng ating mahal na pamilya. Daman niya ang saloobin ng mamamayang Pilipino. Naghihirap lalo na ngayon. Hirap na hirap na. Kaya nga, sana ito makarating sa kanya. Ang ating panawagan sa ating mahal na Pangulo, bigyan niya ito ng pansin at sabay, ito na yung huling pagkakataon natin. Then the big one is coming. The big one is coming. Hintayin ba natin na darating ang pagbitak ng lupa bago tayo kikilos, bago tayo magkakaisa, at bago kikilos ang ating mahal na Pangulo? Sana huwag na tayong humantong sa ganong paraan. Sana itong okasyon ito ay mamulat ang lahat ng mamamayang Pilipino sa katotohanan. Na meron para tayong dapat malaman at maintindihan. Dahil may batas tayo eh. No one's above the law. Oh.
Okay? That being said, maraming salamat. Opo, maraming salamat po sa inyong panahon. Tama. At hindi pa naman dyan nagtatapos dahil na yung kanyang buong yung speech ninyo po, yung buong pananalita nyo sa harap ng inyong mga miyembro, ay marinig po nila at makikita nila yung mga salient points, mapapakinggan nila para sila po ang bahalang humusga. Tama po, tama po. Dalito, salamat. Uulitin ko, ito'y hindi para sa amin o sa atin, kundi para sa sambayanang Pilipino at sa may apat na sulok ng daigdig. Dahil ang concern dito, peoples of the Philippines and peoples of the world. May nakalaan din kasi sa lahat ng mga bansa. Actually, dito muna sa Pilipinas. Huwag muna tayong lumayo, dito muna sa Pilipinas. Dahil step by step yan. Kaya kailangan matapos na ito. But itong mga panahong ito, kailangan magtagpo na kami ni Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Kaya nga kami humihingi din ng tulong sa lahat ng mga nasa media practitioners na ipabatid, iparating sa ating mahal na Pangulo. Yes po. Ang aming panawagan. Po, bilang parte po ng media, ay ginagawa po namin ang tungkulin namin. At of course, wala po kaming kinikilingan. Kami ay nagpresenta lamang ng information. At sila po, kagaya na sinabi ko, buong respeto po sa inyong organisasyon at buong respeto din po sa ating manonood. Para po sila ang humusga at magsaliksik. At sila po ang magsik kung ano po ang dapat po nila. Alamin kung sino tayo. Tayo mga Pilipino tayo eh. May karapatan tayong malaman. Ano po ba? Sino po ba tayo? Dahil mayroon po tayong history. May batas po tayong umiiral na dapat ipairal. Tama po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye. Yan, tapos na! Grabe ang mga pasabog. Nagulat ako doon, ha? No! Kaka-level niya ang Taal Volcano. Diba? Tapos hinigitan pa niya. Oo nga. Oo, hindi. Nga. Pero nakakagulat, ano, na may mga ganito pala. Kasi, napangyayari na wala tayong ka-idea-idea na magmula pa kay sa ating kay Ferdinand Marcos, kay Jose Rizal. Ang dami, ang lalim pala nito, no? Correct. At, talagang isinusulong nila at dinilibot nila ang buong Pilipinas para turuan at ipamulat ang mga Pilipino ukol dito. Gusto ko yung pag sinasabi niya, doon muna tayo sa mababaw, tapos mamaya na lalagiman. Oo, diba? Kasi iba-ibang level yan ng pwedeng pag-iintindi natin eh. Kaya pinapaliwanag talaga niya ng masinsinan. At saka kasi ang dami mo naman talagang pwedeng maging tanong, diba? Parang kasi parang it's something na hindi mo pwedeng tingnan at face value. Yes, eh, so, no? Parang ito lang siya. Mm-hmm. And kasi may mga pangyayari talaga na hindi natin talaga akalain. Yes, na meron pa lang connection, no? Mm-hmm, mm-hmm. Kaya ang ganda rin na ang Pub TV ay bukas sa ganito, di ba? Kasi nakikita ninyo ng mga tao, ng mga viewers natin na may mga iba't iba palang nangyayari sa paligid natin. May mga ganito palang kaganapan. May ganitong ideolohiya, yes, na hindi natin alam, di ba? Totoo. So, once again po, kami po sa Pub TV ay naglalahad sa inyo. Matter of factly, kung ano po ang nagaganap, ano po ang ideolohiya na ito, kayo po ang huhusga. At buong respeto po ang binibigay namin kay Noble at sa kanilang organisasyon at syempre sa inyo po bilang manonood. Ayan. So, natapos na naman ang ating isang episode. Babiyahin na naman tayo. Correct. Maraming salamat. Maraming salamat. Sana maimbitahan ako ulit sa isa na namang magandang episode ninyo. Kasi every time na naimbitahan ako dito sa Pub TV, alam kong pasabog ang episode. Diba? Gaya nito, diba? Hindi siya yung ordinaryo. I know. So, maraming salamat sa buong Pub TV team at sa inyo po mga manonood. Sana po ay lagi nang suportahan itong show na ito dahil talagang pilit po nilang inihahatid sa inyo ang mga kaganapan sa paligid. Kaya ito po si Lovely Rivero. Maraming salamat po. Ito po si Michelle Defensor. Maraming salamat. At ito po ang Puntos, Aksyon, Balita.